Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Tayo po ngayon ay dumako na muli sa panahon na kung saan ay ating pagninilay-nilayan ang salita ng ating Panginoon sa pamamagitan ng pagbasa ng debosyonal mula sa akda ni Ginang Ellen G. White, Pauwi na sa Langit. Ngayong araw na ito, 28 ng Mayo, ang pamagat ng ating debosyonal ay Mga Gabi sa Pananalangin. Matatagpuan ang ating susing talata sa Aklat ng Lukas, Kapitulo 6, Talatang 12. Nang mga araw na iyon, siya ay nagtungo sa bundok upang manalangin at ginugol ang buong magdamag sa pananalangin sa Diyos. Ang karingalan ng langit, samantalang gumagawa sa kanyang ministeryo sa lupa, ay lubos na nanalangin sa kanyang Ama. Madalas siyang nakayuko buong gabi sa pananalangin. Ang kanyang espiritu ay madalas na malungkot sa kanyang pagkadama sa kapangyarihan ng kadiliman ng mundong ito at iniwan niya ang mga abalang lungsod at maingay na mga tao upang humanap ng tahimik na lugar para sa kanyang pamamagitan. Ang bundok ng mga olibo ang paboritong puntahan ng anak ng Diyos para sa kanyang mga debosyon. Madalas, matapos siyang iwan ng maraming tao para sa pagpapahinga sa gabi, hindi siya nagpapahinga. Bagaman pagod sa mga gawain sa buong araw, mababasa natin sa Ebanghelyo ni Juan na at ang bawat isa sa kanila ay umuwi sa kanya-kanyang sariling bahay. Samantala, si Jesus ay pumunta sa bundok ng mga olibo. Habang tahimik ang buong lungsod at umuwi na ang mga alagad sa kanilang mga tahanan para magkaroon ng kaginhawahan sa pagtulog, hindi natutulog si Jesus. Ang kanyang mga makalangit na pananalangin ay umaakyat sa kanyang Ama mula sa bundok ng mga olibo upang maingatan ang kanyang mga alagad mula sa impluwensya ng kasamaan na araw-araw nilang nahaharap sa mundo. At upang ang kanyang kaluluwa ay mapalakas at mapatibay mula sa mga katungkulan at mga pagsubok sa darating na araw. Sa buong magdamag, habang natutulog ang kanyang mga tagasunod, nananalangin ang kanilang guro na mula sa langit. Dumapo sa kanyang ulo ang mga ambon at lamig ng gabi habang siya'y nakayuko sa pananalangin. Iniwan ang kanyang halimbawa para sa kanyang mga tagasunod. Ang karangalan ng langit habang gumagawa sa kanyang misyon ay madalas na nasa taimtim na panalangin. Hindi siya palagi pumupunta sa Ang Olivet. Sapagkat nalaman na ng kanyang mga alagad ang paborito niyang pahingahan at madalas na sumusunod sa kanya. Pinili niya ang katahimikan ng gabi kung saan walang magiging abala. Kayang magpagaling ni Jesus ng may sakit at bumuhay ng patay. Siya mismo ang pinanggagalingan ng pagpapala at lakas. Kanyang inutusan kahit ng mga bagyo at sinunod nito siya. Siya'y hindi narumihan ng katiwalian, isang estranghero sa kasalanan, ngunit siya'y nanalangin. At madalas ay may kasamang malakas na pagtangis at pagluha. Nanalangin siya para sa kanyang mga alagad at para sa kanyang sarili. Sa ganito ay nakikilala niya ang ating mga pangangailangan, ang ating mga kahinaan at ang ating mga kabiguan na napakakaraniwan sa sangkatauhan. Siya isang makapangyarihang nakikiusap na hindi nagtataglay ng sinbuyo ng damdamin nating mga tao na may nagkasalang likas, ngunit napaliligiran ng mga katulad na karumihan, tinukso sa lahat ng paraan gaya natin. Tiniis ni Jesus ang pagdurusang nangangailangan ng tulong at suporta mula sa kanyang Ama. Thank you.
Muli, ay inaasahan namin na makakasama namin ulit kayo bukas upang buksan ang bagong araw ng ating buhay sa pamamagitan ng pagninilay-nilay sa salita ng ating Panginoong Diyos.